sa pagkatalo sa upper bracket kanina. So this time, mga kaibigan, welcome back to the Land of Dawn. Game number one tayo dito, Peso Esports versus NXP Predator Solid sa ating lower bracket. Ladies and gentlemen, heto na, pakilala ko lang muna mga kaibigan. Peso Esports, Kusei dito, Kusei dito for Esmeralda, Ange Cutie for Evs for this Atlas. Ming naman dito for Hellcurt. Solenia, oops, naku po, pulahan din mga kaibigan sa mailipad dito ang isang Farsa. And then Void for this Kimi. At sabi lang banda naman, NXP Predator, MB for Johead, Cupra for Yawi ng Mundo, Renegade sa kanyang Cupra, Chester sa Balir, and H2O sa kanyang Harit. Yun na, oh, eto na, Direct Joma, mga ang hirap talaga, ano, kalaban ng Balir, no? Lalo na sa early game. Oo, oh, grabe yung ano. Tsaka may stun kasi nakasama yung pag dalawang beses ka tinamaan. Oo, dalawang beses ka tinamaan ng apoy niya. May stun kanya. Dalawang beses ka tinamaan ng apoy, talagang tapos ang boxing, tagal mong matutulog ng, siguro mga ano, 1.5 seconds siguro ang ano dun, di maaagalaw. And for that, NXP Predator Solid, napaka-agresibo na kanilang pinakita dito, 2-0 kagad ang ating score. Lagay mo. Lalaro ba tayo, Joma, pagkatapos? Mamaya, maglalaro tayo. Madaling araw. Ba't madaling araw? Para wala nang ano. Para, din, para mablis na yung net, para mablis na yung net. Wala nang lang. Wala nang nag-YouTube, wala nang nag-YouTube. Oo nga, tama nga naman dyan mga best, solo-solo namin ng internet mamaya. Eh, sa mga gusto sumali dyan, mag-rank game, eh, sabihin nyo lang, PM sabay nyo lang. Sabay na kayo, guys. Oo. Sabay. Kalaban? Hindi, sabay, ng sabay sama. Sama, ah, sama, sama na. Kala ko sasabay sila. Para mabuhat nila tayo, ganun ba? Ayun nga, kailangan po namin ng ano, ng mga malupitang bubuhat sa amin. Pero grabe naman ito, NXP, nasa second tower na agad. Oo nga, 2 minutes pa lang, nandito na sila agad mga best of. Meanwhile, on the other side ng Peso Esports naman, eh nagbabalak pa lang bumasag sa top lane, pero hindi na, napilitan dumipensa, napilitan mag-flicker out dito, ay mag-flicker out, mag-recall pabalik sa base. Pero grabe, apaka-agresibo naman ng NXP dito, 4-0 kagad, ML na ML, oo, tama. Going bawi, gustong-gustong bumawi. Gustong bumawi sa kalaban ng Peso Esports, ladies and gentlemen. By the way, Peso Esports po, coming from the Community Cup, out of 250 plus na nag-register doon sa kanilang bracket, eh, sila ang nakapasok, pero yun nga lang dito, si Kusei na damay lang din, pero onto the other side, that's gonna be the first kill for Peso Esports, ladies and gentlemen, nakabawi na ng isang kill kagad ang Peso Esports. Pero tingnan mo yung, ano, yung Hellcurt dito, level 2 pa lang. Oo nga, no, tagirat nga yan. Pati ano, Farsa. Hindi, Farsa support naman yan. Pero wala ata siya, ano, tawag dyan. Wooden mask. Wala, pagka, 0-3 kasi siya, yup. So, pag nagmask to, lalo lang di siyang lalo lang di siya mababaog kung sakasakali. Pero nako, for this first turtle of our game pa lang tayo, eh layo agad ng vision dito ng NXP sa bottom lane. Pero for Peso, tingnan natin, they have Kimi naman din, sigurado makakabawi to pagdating sa objectives, pero hintayin lang natin or up until when, kasi napaka-agresibo so far ng NXP Predator Solid. Yun, sa ako po, kuha na, ayun, binigay kay Harris din, no, talagang roleplay ang pinapakita dito ng NXP Predator Solid. Oops, nako, mukhang magkakakitaan na naman. Mm-hmm. Kuya Herb, eto eh, Kuya Joma, pero eto na, naupo, tamang bratatatat lang. Nag-aambahan lang, bratatatat lang, silip-silip lang mga kaibigan. Pero for NXP talagang dire-diretso ang pag-rotate nila. At yung Peso Esports naman, napapatak na lang. Nakita ka na nga. Na-corner. Napapasukin yan. Naku po, Esmeraldang na-corner. Mga kaibigan, nilagyan pa na Zaman Force. And ayun, there you go. With a mega kill. Sa bottom line direct. Oops, ayun, sa kabilang banda. MB dito. Patay lang din naman, mga kaibigan. That's gonna be the second death of MB. That's gonna be the second kill for Peso Esports. Sa top lane, hindi pa tapos ang boxing. Naku po, pwede pang ma-corner din dito si Ange QT4Evs. Papasukin yan. Oo nga. Hindi siya pinapansin, no? Kakampi ko lang sarili ko. Oh, oy! Stun pa din! Pero tinamahan pa rin na stun siya. Kinamahan pa rin ng animation, mga besties, pero wala eh. Inayaan na lang talaga, hindi na pinansin. Pero yun naman, may simpleng bawi ang NXP. Basic ang NXP ang Peso. Oh, yun na, mga kaibigan, kumukuha na ng objective. Tulad na sabi natin dito kanina, Kimi to. So, pagdating sa objectives, makakabawi-bawi yan. Tulad sa tinanong ko din kung how long, 4 minutes. Ito, naka 2 towers kagad sa bottom line. Napabayaan lang sila. Ito na naman, mga kaibigan. Naupo, ayun lang din sa kabilang banda with that feather airstrike ta. Para kay Farsa, disengage lang muna, ladies and gentlemen, for that 2-6. Ang score, walang nakuhang casualty sa laban na yun. Once. Mm-hmm. Sa top,
Oh. Esmeralda, nagpi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 p
May nakabawi pa nga ngayon, no? Tumabla pa. Tatlo na sila ngayon ng Torin na nakukuha. Lamang pampeso kasi may second tower silang nabasag sa bottom lane. Second turtle pa lang tayo dito. Shout out nga pala sa lahat ng mga nanonood dyan. Ladies and gentlemen, lower bracket na po ito. So, crucial na to mga kaibigan sa both teams natin. Laglagan na. Oo, tama ka dyan, Direk Joma. So, tingnan natin mga kaibigan kung hanggang saan ang maaabot ng both teams na to. Tulad ng sinabi ko din, Peso Esports po, galing sa Community Cup with the 200 plus teams na nag-register. Oh. At abangan nyo, susunod natin, mag-o-open din yung registration natin for Just ML Community Cup. Relax lang kayo dyan. Grobe. Pangatlong, ano dito, turtle ah. Pangalawang turtle dito. Pangalawa. NXP na naman. Pero si Hellcurt, yan ang problema dyan. Ngayon, pwede nang kumulit-kulit si Hellcurt, no? Pwede nang habol-habol na yun. Oo, pwede nang sumungkit-sungkit ng, ano, ng pressure sa bottom lane dahil maluwag-luwag. Tapos may Dark Knight Falls din naman siya. Panakas. So, nako. Nakabawi din kasi yung Peso Esports sa push eh. Kaya, gumanda din yung map nila. Mm-hmm. Oh. Hindi sila naiipit sa base lang nila. Oo nga, no? Kumanda ganda yung ano nila dito, galawan. Tsaka may Feather Airstrike din kasi si Farsa dito. So, mabilis lang sila mag minion wave clear. Nakita nyo naman yung pagkatong dumidikit na yung mga minion dito sa tower, inuultihan na lang din kagad niya, no? Ni Farsa. And that's also the reason hindi kaya ba't di rin makapag-engage ng clash ang NXP Predator Solid. Masakit eh. Poor damage to eh. Poor damage yung Peso eh. Kasi nga lang malalambot. Pero eto na, naku po ayun, tinamaan si Solenia. Purified. Pero grabe. May Purified Dark Knight Falls din naman dito kay Ling, kay Ming. Pero wala, ano lang muna yun. Disengage lang, delicate. So, na ano eh. Pero ikaw at Imi, delikado ha. Uy, pumasok si Yahweh. Dali. Ayun. Uy, napag-flicker out. Kala ko madadamay with that bouncing ball. Pero si Ange, gusto pang mandamay. Gusto humila. Pero disengage na lang din mga ibigan. Ano yan? Seos yun ha. Seos yan? Seos yun. Seos yun. 2-6 na ang ating score mga tropa pips na. Oh, ito na. Napalalim din naman ng NXP. Ayun, Fatal Link 2. Grabe naman. Ako po, dampot talaga. Dampot na dampot. Patay, pero si Ming dito, wala nang buhay mo. Tikpat tamaan. Doon, pero disengage pa rin with that 4-man flicker para sa NXP Predator Solid. Worth it ang spell dito ng maganda, NXP. Maganda laban. Maganda yung laban, no? Hindi na nakakapatay yung NXP. Nakakatakas-takas na yung ano. Yung Peso Esports, bumibitaw na. Nakapalag na. Hindi katulad kanina. Mga palag na, mga tropa pips ha, hindi na biro din. Item check muna tayo for this 8-minute game time natin, mga tropa. Ayun, naako. Update ko lang din pala yung poll. Glowing ayan. One. Who will win this? May dalawang item na si Ari. Pero magkasing yaman lang sila ni Kimi. Grabe. Naako po. Pangatlong turtle, nakakuha na ng NXP Predator dito. All turtles dito, nakuha ng ano? Tatlong turtle. NXP Predator Solid. Yun, dun lumalamang ano, ang NXP pagdating sa farming. They have the lead 5K or 5,000 gold lead dito against Peso Esports. So, halos ilang item na rin yun. At saka mata masakit sight na rin. Or if a tank man ang nakakahabol-habol sa farm, makunat ko na, chi, pagka ganun. Peso Esports. Ayan, in-update ko yung poll natin, mga tropa pips. So, sa lahat ng mga susuporta dyan, pwede nyo isa na mo. Nasa baba lang. Ipoto nyo na kung sinong inyong bet na team. Yun, no. Mga Besiwap. Mga bet nyo dyan, mga Besiwap. Mga bet nyo dyan na team. Bet ka ba? Sana bet din kayo, mga bets. Ito na. Nako po. 9-minute game time tayo dito. Ganun pa rin naman. Nasa NXP pa din yung map vision dito, yung map awareness nasa kanila pa din. Pero yun nga lang. Uy, naku po. Ito na, sabi ng banda. Nagamit na ang ulti ni Kosei, ni Esmeralda. Nako. Nag-aalangan din kasi pumasok tong NXP kasi di nila nakikita yung Atlas. Eh, no? Tsaka baka bug Dark Knight Falls. Diba, Eagles nga sila doon, biglang counter go mangyayari ito. Tingnan ko naman. Masitan sila na maganda eh. Oo, masitan sila dyan. Talagang instant sila pagkakayon. Pero ito, si Yahweh ang sumiset-set, pasimple-simple lang. Pero with that fact, walang kasama si Yahweh doon. Kung nago pala si Yahweh doon, baka that's gonna be a totally different story. Pero ito na, magka-alord na rin nga agad ha. Nako, 20 seconds na lang. Yan ang kailangan ng NXP. Enhanced man o hindi, pero dapat makuha na nila kasi gusto nila, kung gusto nilang daanin sa early stage ng game, kunin na agad nila itong Lord as early as possible. Truly! Yeah. Is that true? Is that true?
Ito na, mga kaibigan, waiting lang din, mga tropa peeps. Nag-iingat, etong peso nag-iingat na, kitang-kita natin eh. Pero sa pinapakita ng NXP, ganun din. Talagang less error na din sila kasi Eagles na eh. Disiplina na muna kaysa aggression. Kasi pagka tayo na baliktad dito, mahirap maghabol, di ba? O ika nga. So, eto na, tamang ambalang muna. Oh. Uy, ayun, dali. Naku po, wala nang buhay din dito. Si Adj, pero tuloy-tuloy pa din. Yawi nakapag-flick out, mga kaibigan. Here comes MB, onter backup. Ayun, yung Kufra, nabigyan na ng isa. Si Ming, nadali lang din, mga kaibigan. Yun nga lang si Adj dito, dito sa Atlas, patay. Gusto pa madamay ng iba, pero wag na lang. Hay, naku po. Yun na nga lang, mga kaibigan. Lord is now up. Pwedeng kunin ngayon pwedeng, ng NXP Predator Solid. Uy. May tapos pa naman sila, kahit wala silang Kufra eh. Oo, pwede. Pero mas maganda yung push yung muna. Push na lang. Second tower. Push na lang. Kasi ano naman, ilamang naman sila sa map vision eh. So, later on in the life, pwede nilang kunin na lang yan. Habang may sisegway sa bottom lane. Para kumbaga, pag kinontest sila sa Lord, eh merong mau-open up na space sa bottom lane na baka mabasag ang tier 3 tower nila. So, no. This time, tingnan mo naman, hindi masyado nag-stand out yung ano, yung Harith ni H2O, 104 lang. Oo, pero si Rene J naman ngayon. Ang 5-0. Ang nag-i-stand out sa NXP Predator Solid. Most likely nasanay tayo si H2O ang ML na ML. This time, yung Tamos naman ni Rene J. Ang offlaner naman ang ML na ML. Ito na nga. Ayun. Kumuha na ng Lord. Tingnan natin. Peso Esports dito, tulad din nasabi ni Direk Joma, isang magandang set lang. Isang magandang set lang sa Atlas, sure ball. May kalalagyan ng NXP. Kaso ang tinanong ko lang din naman dito, paano nga niya gagawin din to? Napakahirap lapitan ng NXP Predator maganda Solid. Maganda din yung mga position ng NXP. Hindi pa saan siya sama-sama. No? Kung makaset man siya dito, dalawa lang. Pero kung hindi man, dahil baka natulak siya ni Valir, papalapit pa lang, pwede siyang itulak So, hirap ng sitwasyon dito ng PESA Esports. Kailangan talaga NXP ang magkamali dito. Or malibang ang NXP dito bago masetan to ni Atlas. Hindi niya masisimulan to hanggat hindi nagkakaroon ng kaguluhan, kumbaga. Hintayin na lang ng pagkakamali. Hintayin na lang to ng error muna. Linisan muna ng galaw. Wala eh. Medyo high risk na rin eh. If ever na mag-overextend ka dyan. Pero pag, ito clash na to pagdating ng Lord sa top. Feeling ko din, magkakaano na to. Magkakabitawan na to. Fino-flow lang ng NXP. Pinagsasabay-sabay nila yung flow. Sinasabay-sabay lang eh. Eto na, ayun na. Tapos na ang minion wave sa middle lane. Nako po. Papasok na rin ang top lane, mga kaibigan. 13-minute game time. Uyun, si Yawi. Sumayaw na, nag-flex na lang din doon. Sa ilalim ng bush. Ayun, dali. Wala na, hindi na tinipid din ng NXP, mga kaibigan. Pero, for this PESA Esports, tuloy pa rin ang boxing. Though, Lord is still up, pero objective secured naman for NXP Predator Solid. Another one, ayun na, lumaban na, mga kaibigan, ng PESA Esports. Sabay Dark Knight Falls, mga bestwa, patay nga lang din si Esmeralda sa bilang banda. Another one, patay din si Ange Cutie for Evs. Pero yun, meron trade void dito, was able to get that one kill. MB has been taken down, Rene J, patay din. Mga kaibigan, 2-for-2 trade lang, pero yun nga lang, 2 towers din ang nabasag dito. Baka madami pa ang bottom lane, pasok pa rin naman si Chester. Patay di ba si tapos ang boxing, mga kaibigan? Patay si Kimi! Naku po, Diyos kumiyo, Ginoo. Last one standing na lang si Solenia to defend their base. Pero for NXP Predator Solid, naku po, eto na kagad ang ating game number 1 will go to NXP Predator Solid.